ating i-workshop ay isang Argao Taiwan. So ang gagawin natin sa kanya is magka-cutback tayo ng mga branches and then i-unwire natin. So para yung mga wire ay hindi masyadong lumubog doon sa mga branches. So medyo matagal na rin kasi yung wire natin nakalagay dito sa ating halaman. So after how many minutes na unwire na natin siya. So ayan guys, kita na yung mga pinagbakatan ng wire. So yan yung dahilan kung bakit tinatanggal natin yung wire. So yung technique na ginamit natin kay Argao is clip and grow. So yung clip and grow technique or yung cut and grow technique. So ang gagawin lang natin is hayaan natin yung halaman na lumaki. Kapag lumaki na yung mga sanga, ikakat na natin yung branch. So, ganun yung procedure ng clip and grow or yung cut and grow technique. So, ngayon, dahil yung first or yung primary branch natin is okay na, and then nasa secondary branch na tayo, at yung mga tertiary branch natin is okay na rin. So, kaya ngayon, ang gagawin natin is babawasan na natin yung ibang malalaking mga branches kasi hinahayaan natin siyang lumaki o tumaba like this na sa apex natin is medyo mataba na yung kanyang mga branches kumpara dito sa nasa ilalim. Kaya kailangan yung gawin na natin yung procedure ng clip and grow kung kailangan na natin magputol sa sanga para yung sanga is hindi na magtuloy-tuloy yung kanyang mabilis na pagtaba. So para maiwasan natin yung maging nagiging reverse tapered na siya, no? Yung instead na mas malaki yung mga sangad sa baba is nagiging mas malaki yung sanga doon sa taas. So cut na natin yung mga sanga, kailangan tanggalin. So ano nga ba, bakit nga ba natin ano nga ba yung shape ng ating bonsai? So bakit natin nagagawa na mukhang puno siya? So most of the time sa mga libro man ng mga nakasulat, ang shape dapat ng bonsai is triangle. Medyo yung pinaka wide na part is yung first branch and then going to apex, siya na yung pinaka maliit, kumbaga pinaka tuktok natin is matulis. Matulis na pa triangle shape siya, pa ganyan. So bakit triangle? Kasi kapag yung sikat ng araw or yung sunlight is tumama, dapat lahat ng sanga or lahat ng mga dahon is naaarawan. Pag hindi kasi naaarawan, mamatay. Kaya so, triangle yung nagiging forma ng most of bonsai na ginagawa ng mga artist. At back na tayo.
Okay guys, so ayan na siya. So after cutback, medyo okay na. Okay guys, so konting tips sa paggawa ng small bonsai. So tandaan lang natin, so kapag gagawa tayo ng small bonsai, so bawat branch is dapat may movement. So wag na wag tayong magtitira ng diretsong sanga. So for example ito, makita natin, lahat siya may galaw. Kung ano yung galaw ng unang sanga, siya dapat yung maging galaw ng lahat ng sanga. So kapag nilagyan natin ng sangang diretso to, for example, ito yung diretsong sanga natin. Tingnan natin yung magiging epekto. So ididikit ko siya dito. Nagkaroon ng ganitong sanga. Okay, so pansin natin, kitang-kita siya. So hindi siya nagbe-blend dun sa mga sanga kung ano yung meron tayo dun sa puno. So ibig sabihin, kung maraming movement yung unang branch natin, i-maintain natin yun hanggang sa tuktok. Hanggang sa dulo ng mga magiging secondary, tertiary. Yun yung gawin natin para magmukhang isa lahat nung sanga. Kasi kapag meron na iiba, napapansin agad yun. So, yun lang guys. So, yun yung tandaan natin sa paggawa ng small bonsai. So, muli, salamat ulit sa panonood. Please like and subscribe my channel. So, wait lang kayo. So, mag-upload tayo ng dire-diretso mga video. And then, yung mga pinakamadadaling explanation yung gagawin natin para mas mabilis tayong matuto. I thank you nga pala ulit sa aking mga subscriber na walang sawang nanonood sa aking mga videos. So, sa mga magagandang comment nyo, I love you guys. Thank you.